dito sa Papa Dudu Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudu Stories. Unay na masakit na mawalan ng isang mahal sa buhay. Mas lalo itong magiging masakit kung nangyari ito sa oras na hindi mo inaasahan at hindi ka naging handa sa pagkawala niya. Ngunit paano kung ang pagkawala ng isang malapit sa puso mo ay tila ba nahaluan ng misteryo? Handa ka bang harapin ang katotohanan kahit na ito ang maaaring maging mitsa upang masira ang sarili mong pamilya? Dear Papa Dudut, mahirap para sa akin ang ishare ang kwentong ito dahil sa sobrang sakit para sa akin ang mga nangyari sa parting ito ng buhay ko. Pero until now ay binabagabag pa rin po ako ng aking konsensya. Gusto kong ilabas kahit papaano sa programa mo, Papa Dudut, ang nasa kalooban ko. Disclaimer lang po, lahat ng pangalan na mababanggit ko sa aking sulat ay binago ko. Pati ang ibang pangyayari dahil sensitive ang ikukwento ko. Itago nyo na lamang po ako sa pangalan na Melanie. Matagal nang nangyari ang isishare kong kwento pero hanggang ngayon ay may epekto pa rin sa akin ang lahat. At malaking part ng kwento na ito ang aking paboritong pinsan na si Kylie. Very close kami ni Kylie at isa sa reason ay magkaedad kami. Noong bata pa ako kapag bakasyon na ay sa kanila ako nagbabakasyon. Only child si Kylie ng kapatid ng nanay ko na si Tita Ana. Masasabi ko na maganda ang buhay na meron sila dahil sa nag-work dati si Tita Ana sa ibang bansa at nang umuwi siya sa Pilipinas ay nag-business na siya. Dahil sa walang kapatid si Kylie ay lahat ng gusto niya ay ibinibigay ni Tita Ana at ng tatay niya. Marami siyang laruan kagaya ng mga manika, dollhouse at kung ano-ano pa. Kaya naman gusto ko nakapagbakasyon ay nandun ako sa kanila. Kasi gusto kong makapaglaro ng mga ganong laruan kasi wala ko ng mga ganon, Papa Dudut. Yun din ang reason kung bakit naging close kami ni Kylie. Noong nag-high school kami ay palagi na kaming nagtatawagan at nagtitext. Naging best friend na namin ang isa't isa. Isa sa mga excited kami na event ay kapag New Year kasi nagkikita-kita kami sa bahay ng lolo at ng lola namin kasi doon kami nagse-celebrate. Mas lalo kami naging close ni Kylie habang tumatagal, Papa Dudut. Kahit na hindi kami araw-araw na magkasama ay hindi pa rin nawala ang maganda naming samahan. Ang sarap lang sa pakiramdam na hindi ko lang siya pinsan kundi isang kaibigan na masasabihan ko ng problema ko. Sa sobrang close kasi namin ni Kylie ay sa isa't isa kami nagsasabi ng mga sekreto namin. Kagaya nung unang beses na nagkaroon si Kylie ng boyfriend noong high school siya. Sa akin niya lamang yon sinabi kasi pinagbabawalan pa siya ng mama at papa niya na makipag-boyfriend at magbaligaw ng time na yon. Isa sa mga hindi ko makakalimutang pinagdaanan na problema ni Kylie ay noong naghiwalay ang parents niya. Sumama kasi sa ibang babae ang tatay niya at umalis sa bahay nila. Grabe ang iyak ni Kylie noon habang magkausap kami sa phone. Noong malaman daw niya na maghihiwalay na ang mga magulang niya ay tinakot niya ang mga ito na magpapatiwakal siya kapag naghiwalay ang dalawa. Pero kahit nagsabi ng ganon si Kylie ay naghiwalay pa rin ang dalawa. Natakot ako noon nang sabihin ni Kylie na itutuloy na lamang niya ang binabalak niyang gawin dahil hiwalay na ang mama at ang papa niya. Ang sabi ko sa kanya ay huwag niyang sayangin ang buhay niya sa isang pangyayari na wala siyang kasalanan. Sinabi ko rin na kapag nawala siya ay susunod ako sa kanya kasi hindi ko kakayanin ang lungkot. Tinawanan ako ni Kylie kasi kung sakali raw pala ay hanggang kamatayan ay magkasama kaming dalawa. Ipinaalala ko sa kanya na bata pa siya at marami pang pwedeng magandang mangyari sa buhay niya. Kagaya ng pangarap namin noon ay kasal ng sabay. Double wedding kumbaga. Araw-araw kong kinausap noon si Kylie
kapag wala kaming ginagawa sa school at lalong-lalo na kapag bago matulog. Siniguro ko na mawawala na sa isipan niya ang kunin ang sarili niyang buhay. Hanggang sa sinabi ni Kylie na wala na siyang balak na ituloy ang bagay na yon dahil sa narealize niya na sayang ang buhay. Isang beses lang daw tayong mabubuhay dito sa mundo kaya hindi dapat yon sinasayang. Nagpasalamat din siya sa akin kasi malaking bagay daw yung ginawa kong pakikipag-usap sa kanya palagi para mawala sa isipan niya ang hindi magandang balak na yon, Papa Dudut. College na kami ni Kylie nang magkaroon ng bagong boyfriend ang mama ni Kylie, si Kuya Tom. Nung una ay ayaw ni Kylie na magkaroon ng boyfriend ang mama niya. Siguro dahil sa umaasa pa rin siya na magkakabalikan pa rin ang mga magulang niya. Sinabi niya sa akin na hindi siya sang-ayon na sa bahay nila nakatira si Tom at masyado itong trying hard na magpakatatay sa kanya. Pero nang tumagal ay nagbago ang ihip ng hangin at sinabi sa akin ni Kylie na mabait naman pala si Tom. Nakikita niya raw na mahal talaga nito ang nanay niya at masaya ang nanay niya kay Tom. Kaya hindi na siya hahadlang sa kaligayahan na yon ng nanay niya, Papa Dudut. Pagkatapos ng college ay naghanap kaagad ako ng trabaho. Nakakuha ako ng trabaho na medyo malapit sa bahay nila Kylie pero hindi ko piniling tumira sa kanila. Ang gusto ko kasi ay magpaka-independent na kaagad ng time na yon. Nang sumasahod na ako ay kumuha ako ng isang apartment na malapit sa workplace ko para hindi na ako nahihirapan sa pagbabiyahe. Habang si Kylie ay meron na rin trabaho ng time na yon. Kung minsan kapag weekend ay nakikita kami dalawa para magkwentuhan at magbonding. Ang saya lang kasi na hindi namin kailangang humingi ng pera sa parents namin kapag may lakad kami kasi parehas na kaming kumikita. Sa tuwing nagkikita kami ni Kylie ay palagi ko siyang kinukumusta. Palagi niyang sinasabi na okay lamang siya at masaya naman siya sa takbo ng buhay niya. Magkasundo na raw sila ni Tom at tanggap na niya na hindi na magkakabalikan ang mga magulang niya. Okay na raw sa kanya na paminsan-minsan ay nakikita sila ng tatay niya. 23 years old na ako noong nagkaroon ako ng first boyfriend. Kay Kylie ko lang yon sinabi kasi ayaw na mga magulang ko sa boyfriend ko na yon. Kasi may hindi magandang imahe ang naging first boyfriend ko. Mahilig kasi siyang makipag-away at wala pang trabaho. Aaminin ko na nabulag ako noon sa pag-ibig. Ikaw ba wala ka mang boyfriend ulit? Tanong ko kay Kylie. Wala, ayaw ko muna. Saka sa tingin ko ay hindi pa time. Gusto ko munang maging mayaman. Gusto kong magkaroon ng sariling bahay para hindi na ako titira sa bahay na yon. Makahulugang sagot pa ni Kylie. Bakit naman ayaw mo nang tumira sa bahay ninyo? May nangyari ba na hindi okay? Tanong ko. Wala no, wala lang. Gusto ko lang na maging independent kagaya mo. Parang ang sarap kasing mabuhay nang wala na sa poder ng mga magulang mo. Well, in my case, sa poder ni na mama at ni Tito Tom, sagot pa ni Kylie. Sure ka ba? Baka may hindi ka sinasabi sa akin ha, ang sabi ko. Para ka namang investigador insan. Promise, wala akong sekreto na hindi mo alam. Lahat sinasabi ko sa iyo, di ba? Ang sabi pa ni Kylie at ngumiti pa siya sa akin. Sa tuwing nagkikita kami ni Kylie ay wala akong napapansin sa kanya na kakaiba. Palagi kong nararamdaman na masaya siya sa buhay niya. Yung kapag tinitingnan ko siya ay hindi ko nakikita na meron siyang problema o pinagdadaanan. Hanggang sa may mangyari sa akin na hindi ko inaasahan, Papa Dudut. Nabuntis ako ng boyfriend ko ng panahon na yon at nang sabihin ko sa kanya. Nabuntis ako ay sinabi niya na huwag akong mag-alala kasi pananagutan niya ako. Alam ko na magagalit sa akin si na mama at papa kapag nalaman nila na buntis ako tapos sa lalaking ayaw pa nila para sa akin. Kaya hindi ko muna yon sinabi sa kanila. At mas lalo pang nadagdagan ang problema ko nang hindi na nagparamdam sa akin ang boyfriend ko na yon. Nagtago na siya, tinakbuhan niya ang obligasyon niya sa akin at sa magiging anak namin. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon. Kahit kay Kylie na pinaka pinagkakatiwalaan ko ay hindi ko nasabi na buntis ako sa sobrang takot ko ng panahon na yon, Papa Dudut.
Nasa ikatlong buwan na ako ng pagbubuntis ko nang maisipan kong sabihin kay Kylie ang kondisyon ko. Sinabi ko na magpapatulong ako sa kanya na magsabi sa mga magulang ko. Pero ang gusto ko ay sa personal ko yon sabihin sa kanya. Kaya Monday pa lamang ay sinabi ko na kay Kylie na magkikita kami sa Sunday kasi parehas kaming walang pasok sa trabaho ng araw na yon. Pumayag naman siya at hindi ko muna sinabi na meron akong sasabihin kasi alam kong kukulitin niya ako. Kaya lang sa kasamaang palad ay hindi na nangyari ang pagkikita namin na yon ni Kylie Papa Dudut. Isang umaga ay nagising ako na may mahabang text message si Kylie sa akin. Nakalagay sa text message na sobrang thankful siya na naging pinsan at best friend niya ako. Natouch ako sa sinabing yun ni Kylie kaya nagreply ako sa kanya na huwag siyang madrama kasi baka maiyak ako. Sinabi ko rin na excited na ako sa pagkikita namin sa darating na weekend. Paglabas ko ng kwarto ko ay nagtaka ako kasi umiiyak si mama at ang iba kong kapatid. Nasa bahay namin ako ng araw na yon kasi Sabado na bukas at wala na akong pasok sa trabaho. Nang tanungin ko sila kung bakit sila umiiyak, ay doon na sumabog sa akin ang isang napakasamang balita. Si mama ang nagsabi sa akin na wala na si Kylie, patay na raw ang pinsan ko. Tumawag daw si Tita Ana sa kanya at sinabi na nagpatiwakal si Kylie sa banyo gamit ang blade. Pakiramdam ko ay panaginip lamang ang lahat ng yon, Papa Dudut. Hindi ako makapaniwala na gagawin yon ni Kylie kasi wala siyang nababanggit sa akin na meron siyang problema na maaaring maging reason para gawin niya ang bagay na yon. Nalaman din namin noon na buntis si Kylie nang magpatiwakal siya. Narealize ko na marami pa rin palang hindi sinasabi sa akin si Kylie kahit na sobrang close kami. Hindi na rin namin nalaman kung sino pa ang boyfriend niya. Kasi kahit sa akin ay wala siyang nabanggit. Kung ganun pala ay parehas kaming buntis ni Kylie ng time na yon, Papa Dudut. Hindi nga lang namin nasabi sa isa't isa at mas lalo akong nanghinayang nang malaman ko yon. Kung buhay kasi si Kylie ay malamang nasabay na lalaki ang mga anak namin at baka maging kagaya pa namin na maging magkaibigan. Pinalipas ko muna ang ilang araw after na mailibing si Kylie bago ko sinabi sa pamilya ko na buntis ako. Sinabi ko rin, Papa Dudut, kung sino ang nakabuntis sa akin at ang ginawa nitong pagtakbo sa akin sa responsibilidad para sa akin. Kagaya nga ng inaasahan ko ay galit na galit sina Mama at Papa sa akin. Sa sobrang galit ni Mama sa akin ay nasaktan pa niya ako at nasabihan niya ako ng masasakit na salita. Isa raw akong malaking kahihiyan sa pamilya namin dahil sa kalandian ko at hindi pag-iisip. Ang sabi pa ni Papa ay hindi niya matatanggap ang anak ko dahil ang tatay noon ay walang kwentang tao. Kung nakinig lang daw ako sa kanila ay hindi yon mangyayari. Sinira ko na raw kaagad ang future ko dahil sa pagpatol ko sa lalaking yon. Dinamdam ko ng sobrang naging reaksyon ni na Mama at Papa na yon. Kaya naisipan ko na lumayo muna ako sa kanila. Alam ko rin kasi na kapag lumaki na ang tiyan ko ay hindi na ako makakapagtrabaho kaya nag-isip na kaagad ako ng kung saan ba ako pwedeng magstay nang hindi ako nakikita ng mga magulang ko. Ang una kong naisip na puntahan ay ang bahay ni Tita Ana. Siya lang kasi ang pwede kong puntahan. Ayaw ko naman sa mga kaibigan ko kasi mas nakakahiya ang ganon. At least kung kay Tita Ana ako ay kamag-anak ko naman siya. Isa pa'y alam ko na kailangan din niya ng makakausap dahil ilang linggo pa lamang ang nakakalipas simula nang mawala si Kylie. Nagpaalam ako sa mga magulang ko sa pamamagitan ng text message na aalis na ako sa apartment ko nang nasa ikaapat na buwan na ako ng aking pagbubuntis. Sinabi ko sa kanila na ako na ang bahala sa sarili ko at hindi ko na sila pipilitin na tanggapin ako at ang magiging anak ko. Wala akong natanggap na reply mula sa kanila. Medyo malakas ang loob ko noon kasi meron akong savings. Nagsabi na rin ako kay Tita Ana at pumayag na siya na doon muna ako sa bahay niya kahit pansamantala lamang. Pero nakiusap ako sa kanya na huwag niyang sasabihin kina Mama at Papa o sa kahit na sino na nandun ako. Pumayag din siya sa bagay na yon, Papa Dudut. Nag-leave na rin ako sa trabaho ko dahil medyo malaki na kaagad ang tiyan ko
ng time na yon. Hinakot ko na ang mga gamit ko sa bahay ni Tita Ana. Okay lang ba sa'yo na doon ka sa kwarto ni Kylie matutulog, Melanie? Tanong ni Tita Ana. Walang problema sa akin, Tita. Kahit magpakita pa si pinsan sa akin. Hindi ako matatakot. Sasabunutan ko pa ang babaeng yun. May pagbibiro kong sagot. Naalala ko tuloy sa'yo si Kylie. Parang magkadugtong talaga ang bitukan ninyong dalawa. Kita mo, buntis din sana siya ngayon kung hindi niya yon ginawa. Sana'y kasing tapang ka ng anak ko. Balungkot at naiiyak na sabi pa ni Tita Ana. Wala na po tayong magagawa sa mga nangyari, Tita. Masakit pero kailangan nating mag-move on. Kahit ako ay may panghihinayang at pagsisisi sa ginawa ni Kylie. Ang tagal na naming magkaibigan pero hindi ko naramdaman na may problema siya. Turan ko. Pwede bang ikaw na muna ang anak ko habang nandito ka? Tanong pa ni Tita. Oo naman, Tita. Saka parang anak mo na rin naman talaga ako dati pa, ang sabi ko. Niyakap ko si Tita Ana para kahit papaano ay mabawasan ang bigat na nararamdaman niya. Alam ko na mas nasasaktan siya kesa sa akin sa nangyari kay Kylie dahil siya ang nanay. Nabubuo pa lamang si Kylie ay kasama na niya ito. Hindi ko alam kung ganun yon kasakit para kay Tita. Nang pumasok na ako sa kwarto ni Kylie para ayusin ang mga dala kong gamit, ay hindi ko maiwasan ang mapaiyak, Papa Dudut. Ang dami kasi naming memory sa kwarto na yon. Kapag nagbabakasyon ako sa kanila ay doon kami natutulog. Ang dami naming napagkwentuhan sa kwarto na yon, hindi naman ako nakaramdam ng takot na doon ako matutulog kasi alam ko na hindi doon nagpatiwakal si Kylie. Pero hindi rin totoo na okay lang sa akin na magpakita si Kylie kasi matatakotin ako sa mga ganong klase ng bagay. Naging normal naman ang mga unang araw ko sa bahay ni Tita Ana. Nakilala ko rin kahit papaano si Kuya Tom at nasabi ko na tama ang sinabi ni Kylie sa akin na mabait ito. Kahit galing ito sa trabaho ay tumutulong pa rin ito sa gawaing bahay. Kasi ayaw nitong napapagod si Tita Ana. Ako naman ay pinagbawalan ni Tita na gumawa ng mabibigat na mga gawain dahil sa buntis ako. Baka raw kung ano ang mangyari sa baby ko kapag kumilos ako ng kumilos. Ginamit ko ang perang naipon ko na pambili ng paunti-unti na mga gamit ng baby. Pati pampacheck up ko ay doon ko rin kinuha. Ayoko kasing umasa kay Tita Ana kasi nakakahiya na. Nakikitira na nga lang ako sa kanila tapos pati pansariling pangangailangan ko ay iaasa ko pa sa kanila. Nang makapag-isang buwan na ako sa pagtira sa bahay ni Tita Ana ay doon na nagsimula ang kababalaghan na hindi ko inisip na mararamdaman ko. Naniniwala naman ako na nag-exist ang mga multo at kung anong entity pero alam ko sa sarili ko na hindi bukas ang third eye ko kaya malaki ang tiwala ko na hindi ako makaka-experience ng mga paranormal na bagay. Aaminin ko sa inyo na simula nang tumira ako roon ay may takot na ako sa banyo nila, Papa Dudut. Ang hirap kasing hindi matakot sa parting yon ng bahay ni Tita kasi alam ko na doon ginawa ni Kylie ang kanyang pagpapatiwakan. Kaya kapag nandun ako ay palagi kong nararamdaman ang kilabutan. Hindi na rin ako naliligo sa gabi kasi feeling ko habang nagbubuhos ako ng tubig o nagsasabon. Nang mukha ay nakatingin sa akin ang multo ng pinsan ko. Pakaramdam ko ay nandun ang kaluluwa niya. Kasi doon siya namatay. Ang naging unang pagpapakita ni Kylie sa akin ay sa panaginip. Napanaginipan ko siya ng isang beses. Pumasok daw sa kwarto ko si Kylie na umiiyak habang nakaupo sa may sahig. Nilapitan ko raw si Kylie at tinanong kung bakit siya umiiyak at ang sagot niya ay nagsisisi siya sa ginawa niya at paulit-ulit niya yung sinasabi sa panaginip ko, Papa Dudut. Hinding-hindi ko makakalimutan ang panaginip kong yon kasi dahil doon ay nagkaroon ako ng hinala na pinagsisisihan ni Kylie ang kanyang ginawa. Siguro kung nalaman ko lang ang pinagdadaanan niya ng time na yon ay kinausap ko siya. Kagaya ng ginawa ko dati ay hindi yon mangyayari sa kanya. Nakakapanghinayang lang na sobrang bata pa ni Kylie nang mawala siya. Ang dami pa sanang pwedeng mangyari sa buhay niya kahit na nabuntis siya kagaya ko sa medyo batang edad.
Pero nagkaroon din ako ng malaking katanungan sa utak ko at iyon ay kung sino nga ba ang nakabuntis kay Kylie. Wala kasi siyang nabanggit sa akin na meron siyang boyfriend o nanliligaw man lang sa kanya. Medyo nagkaroon din ako ng tampo noon kay Kylie kahit patay na siya dahil may mga bagay pala siyang hindi sinasabi sa akin dati. Ilang araw na hindi nawala sa isipan ko ang panaginip ko tungkol kay Kylie. Hanggang sa nagsimula na siyang magparamdam sa akin. Kung minsan kapag nasa kwarto niya ako ay nakakaamoy ako ng bulaklak. Hindi ko nga lang alam kung sampagita ba yon o yung rosal. Kung minsan naman ay amoy kandila at may mga pagkakataon na mismong pabango pa nga ni Kylie ang naamoy ko. Alam ko na kasi si Kylie ang nagpaparamdam sa akin ng time na yon. Nung una ay natatakot ako pero ang ginawa ko ay nagdarasal na lamang ako kapag nagpaparamdam sa akin ng pinsan ko. Hindi rin naman pwede na umalis ako roon kasi wala na akong ibang mapupuntahan. Matapos ang 40 days ni Kylie ay doon ko na kinausap si Tita Ana tungkol sa mga pagpaparamdam ni Kylie sa akin. Tita, nagpaparamdam po ba sa inyo si Kylie after niyang mawala? Tanong ko. Hindi pa nga eh. Kahit sa panaginip ay hindi siya nagpapakita sa akin. Bakit mo na itanong yan? Tugon pa ni Tita. Feeling ko po kasi nagpaparamdam siya sa akin. Palagi kasi akong may naaamoy na bulaklak at kandila. Minsan naman ay pabango niya. Sagot ko, buti ka pa. Ako na nanay niya, wala man lang paramdam. Ang dami ko paraman sanang gustong sabihin sa kanya. Malungkot na wika pa ni Tita. Inamin ko kay Tita na kung ako ang masusunod ay ayoko na nagpaparamdam sa akin si Kylie kasi matatakotin ako. Dinaan ko na lamang sa dasal, Papa Dudut, kahit papaano ay nakampante ako ng sabihin ni Tita na ganun daw talaga kapag kamamatay lamang ng isang tao. Madalas ay nagpaparamdam sa mga taong malapit sa namatay. Pero after 40 days ay aalis na sa lupa ang kaluluwa kaya hindi na ito magpaparamdam pa. At dahil 40 days ni Kylie sa araw na yon ay umasa ako na hindi na ito magpaparamdam pa sa akin. After 40 days ni Kylie ay ilang araw na naging tahimik ang buhay ko. Wala na ang pagpaparamdam niya pero nagkaroon naman ako. Nang problema kasi naubos na ang savings ko. May isang buwan na hindi na ako nakapagpa-check up kasi wala na nga akong pera. Inalala ko rin ang gagastusin ko sa panganganak ko. Wala naman akong trabaho ng time na yon, Papa Dudut. Napansin pala ni Tita na hindi ako nagpapa-check up noong nakaraang buwan pa. Kaya siya na ang nagkusang nagbigay sa akin ng pera para sa check up ko. Hindi raw yun utang kundi bigay niya sa akin kaya huwag ko nang problemahin ang pagbabayad doon. Akala ko talaga ay tapos na ang kababalaghan sa bahay na yon ni Tita Ana. Pero hindi pa pala. Isang gabi wala noon sa bahay sina Tita Ana at Kuya Tom dahil lumabas sila para mag-date. Sa pagkakatanda ko ay anniversary yata nila noon kaya wala akong kasama sa bahay. Habang kumakain ako ay may narinig akong nagbukas ng pinto sa kwarto sa itaas. Hindi ko nga lang matukoy kung yung kwarto ba ni na Tita o yung kwarto ni Kylie. Dahil sa mag-isa lamang ako ay inisip ko na nagkamali lamang ako sa pagkakarinig ko kasi imposible na may magbukas ng pinto sa itaas. Kasi ako lang naman ang tao ng oras na yon. Habang naguhugas ako ng pinagkainan ko sa lababo, ay may kakaiba naman akong naramdaman. Ang pakiramdam ko ay merong naglalakad sa likuran ko pero kapag lumilingon naman ako ay wala akong nakikita. Sumagi na sa isipan ko na baka nagpaparamdam sa akin si Kylie kaya sinabi ko sa kanya na huwag naman niya akong takutin at alam niya na matatakutin ako. Kung si Kylie man yon, ibig sabihin pala ay hindi totoo na umalis sa lupa ang kaluluwa ng isang tao pagkatapos ng 40 days ng kamatayan niya. Pinilit kong pinaglabanan ang takot ko. Inaantok na kagad ako nang matapos kong hugasan ang mga pinagkainan ko kaya naglock na ako ng pinto sa ibaba. May susi naman sina Tita kaya makakapasok sila. Nagpunta na ako sa kwarto ni Kylie, pinatay ko na ang ilaw at humiga na ako para matulog. Totoo nga yung sinasabi ng marami na kapag buntis ay palaging inaantok.
Mabilis ako nakatulog, Papa Dudut, yung tipong ilang minuto lang after kong humiga. Basta inaantok ako ay tulog na kagad ako. Hindi pa siguro ako nakakatagal sa pagkakatulog nang may biglang humila sa isang paa ko. Talagang naramdaman ko na may kamay na humila sa paa ko. At umusog pa nga ako paibaba. Nagulat ako sa nangyari pero mas lalo akong nagulat at natakot. Nang pagmulat ng mata ko ay nakita ko si Kylie na nakatayo sa may paanan ko. Alam kong siya yon kahit medyo madilim kasi nakikita ko kahit papaano ang mukha niya. Malungkot siya na parang naiiyak. Nakatingin lamang siya sa akin na parabang nagmamakaawa at humihingi ng tulong. Sa sobrang takot ko ay napasigaw ako at nagtalukbong ako ng kumot. Nanginginig ako noon sa takot at hindi ko kasi in-expect na makikita ko talaga ang multo ng pinsan ko kasi ang akala ko ay hanggang pagpaparamdam lamang ang kaya niyang gawin. Matagal akong nakatalukbong ng kumot bago ko inalis yon sa katawan ko. Wala na si Kylie sa paanan ko pero nandun pa rin ang takot ko. Napatakbo na ako palabas ng kwarto sa may sala na ako tumambay habang nanonood ng TV at binuksan ko ang ilaw doon. Pero kahit na ibaling ko sa iba ang atensyon ko ay hindi pa rin mawala sa isipan ko ang mukha ni Kylie nang makita ko siya. Halos maiyak na ako sa sobrang takot at wala akong ipinagdarasal noon kundi ang dumating na sina Tita Ana at Kuya Tom sa bahay. Ayaw ko namang tawagan si Tita kung pauwi na sila at sabihin na nakita ko si Kylie kasi baka makasira pa yon ng date nila. Kaya nagtiis na lamang ako kahit takot ako ng sandaling yon. Ipinagdasal ko na lamang na sana'y huwag nang magpakita ulit ang pinsan ko sa akin, Papa Dudut. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ayon po sa analytic ng YouTube channel ni Papa Dudut, majority ng mga listeners natin ay hindi pa nakasubscribe. Kaya naman, ano pang hinihintay ninyo? Mag-subscribe na. Hanapin din po ang Kaistorya YouTube channel at Papa Dudut Family para mag-subscribe. Mag-aalas 11 na nang dumating sina Tita Ana at Kuya Tom. Nang makita ni Tita na namumugto ang mata ko, ay agad siyang nag-alala sa akin at nagtanong kung ano ang nangyayari. Medyo naiyak si Tita nang malaman niya na nagpakita sa akin si Kylie at wala siyang takot na naramdaman kundi pagkamis siguro sa kanyang namatay na anak. Siguro kung hindi ako buntis ay hindi ako ganoon mag-aalala pero buntis kasi ako ng panahon na yon, Papa Dudut. Nag-aalala ako na baka puro takot na lamang ang mangyari sa akin ay makaapekto yon sa baby ko. Ang akala ko ay sa akin lamang magpapakita si Kylie pero isang umaga nang pumunta ako sa kusina para kumain ay naabutan ko sina Tita Ana at Kuya Tom na seryosong nag-uusap at narinig ko ang pangalan ni Kylie. Nang umupo na ako para kumain ay doon na sinabi sa akin ni Tita Ana ang nangyari. Alam mo ba, Melanie? Nagpakita rin sa Kuya Tom o si Kylie kagabi, ang sabi ni Tita Ana. Talaga po? San po? Tanong ko. Pagkatapos daw gumamit ng banyo ni Tom kagabi, nang pabalik na siya sa kwarto namin ay merong sumitsit sa kanya. Nang lumingon siya ay nakita niya si Kylie na nakatayo sa may pinto ng banyo. Diyos ko, kinikilabutan ako, tugon pa ni Tita. Siguro po ay nagsisisi na si Kylie sa ginawa niya, Tita. Dati kasi ay napanaginipan ko siyang umiiyak at ang sabi niya ay nagsisisi siya, ang sabi ko. Ewan ko pa sa pinsan mo at naisip ang bagay na yun, ang malungkot at naiiling na wika pa ni Tita. Para po sa akin ay hindi natin pwedeng sisihin si Kylie. Sa totoo lang po ay sinisisi ko rin ang sarili ko. Sobrang tagal na naming magkaibigan pero hindi ko man lang naramdaman na meron pala siyang pinagdadaanan ang wika ko. Ganyan din ang nararamdaman ko. Ako ang nanay niya pero wala akong nararamdaman na meron siyang problema. Napakagaling kasing magtago niyang pinsan mo, ang sabi pa ni Tita Ana. Dumating na ang araw ng aking panganganak at hindi lang ang mismong pag-deliver ng baby ko ang ikinabahala ko, kundi pati na rin ang gagastusin ko sa ospital. Walang-wala na kasi akong pera noon, Papa Dudut, kaya noong naglilabor na ako ay sinabi ko na kay Tita na baka meron siyang kilalang komadrona.
Sabi ko'y wala kasi akong pera para sa panganganak ko sa ospital. Pero ang sabi ni tita ay huwag na akong mag-alala kasi sila na ang bahala ni Kuya Tom sa lahat ng mga gagastusin sa panganganak ko. Mas ligtas daw ang mga anak sa ospital. Lalo at first time ko ng time na yon, Papa Dudut. Pumayag na ako kasi natakot din ako sa pwedeng mangyari sa akin kung ipipilit kong mga anak sa bahay ni na tita. Salamat naman sa Diyos kasi ligtas kong nailuwal ang aking baby at safe din naman ako. Tinupad ni tita ang sinabi niya at sila na ni Kuya Tom ang nagbayad ng bills ko sa ospital. Makalipas ang ilang araw ay bumalik na ako sa bahay ni Tita Ana, si tita ang nag-asikaso sa amin ng baby ko. Nalungkot ako kasi dapat ay si mama ang kasama ko ng oras na yon. Pero dahil sa tutol sila sa pagbubuntis ko ay hindi yon nangyari. Pero napakalaki ng pasasalamat ko kay tita kasi siya ang nagsilbing nanay ko ng mga anak ko. Lahat ng pangangailangan ko ay siya ang nagbigay. Nahihiya na nga ako pero aniya ay wala akong dapat na ikahiya. Alam daw niya na masaya si Kylie sa ginagawa niyang pagtulong sa akin dahil malamang ayon din ang gagawin ni Kylie kung buhay pa ito. Isa pa ay gusto raw na bumawi ni tita kay Kylie sa pamamagitan ng pagtulong niya sa akin. Kaya hindi rin ako masyadong nahirapan noon dahil kay Tita Ana. Mas lalo lang din akong nalungkot at nang hinayang kasi kung buhay pa si Kylie malamang ay parehas kaming merong anak. Baka nga sabay pa kaming nanganak kung nagkataon. Isang madaling araw habang mahimbing akong natutulog ay nagising ako kasi narinig kong umiiyak ang baby ko na nasa tabi ko. Ang akala ko ay nagugutom siya o kaya ay puno ng diaper niya. Pero nang ibukas ko ang mata ko ay bigla siyang tumigil sa pag-iyak at tumawa. Natigilan ako at hindi ka agad nakapag-react. Nang mula sa dilim ay meron akong nakitang babae na parang nakatingin sa baby ko. Medyo nakayuko siya pero para siyang bula na bigla na lamang nawala, Papa Dudut. Kahit na hindi ko nakita yung mukha ng babae ay sobrang bilis ko lamang siyang nakita at alam ko na siya ay si Kylie. Hindi ko rin alam kung bakit hindi man lang ako nakaramdam ng takot nang makita ko na naman ang multo ng pinsan ko. Siguro siya ang nagpatigil sa pag-iyak ng baby ko. Para palang kahit na wala na si Kylie ay tinutulungan pa rin niya ako. Nakakatuwa lang na kahit na wala na siya ay nararamdaman ko pa rin siya, Papa Dudut. Nagpatuloy ang mga pagpaparamdam ni Kylie sa akin. Hindi nga lang sa akin kundi pati na rin kina Tita Ana at kay Kuya Tom. May naikwento kasi si Tita na habang umiiyak siya at hawak niya ang picture ni Kylie ay may naramdaman siyang malamig na hangin na parang yumakap sa kanya. Alam daw niyang si Kylie yon at sinasabi raw siguro nito sa kanya na huwag na siyang umiyak pa. Tuwang-tuwa noon si Tita kasi sa wakas daw ay nagparamdam na rin si Kylie sa kanya. Ang iniisip niya kasi kaya hindi nagpaparamdam o nagpapakita ang anak niya sa kanya ay dahil may tampo ito sa kanya. Siguro raw ay nagtatampo si Kylie sa kanya dahil sa nag-iisa na nga lang niya itong anak pero hindi pa niya nabigyan ng maraming oras dahil sa masyado siyang naging tutok sa negosyo niya. Huli na raw ang lahat ng ma-realize niya yon kasi wala na nga si Kylie. Gusto na sanang pabinyagan ni Tita Ana noon ang anak ko pero ang sabi ko ay saka na. Ang bala ko kasi isabay na ang first birthday at binyag ng baby ko para tipid sa handa at gastos. Gusto ko na rin kasing bumalik noon sa pagtatrabaho dahil alam kong hindi pwedeng habang buhay na umaasa ako kay Tita Ana at kay Kuya Tom. Isang araw ng Sabado ay sinamahan ako ni Tita Ana at Kuya Tom sa ospital para magpa-check up. At ganoon na rin ang baby ko. Nang time na yon ay nagkaroon ng barang lababo at bago kami umalis ay may tinawagan na si tita na gagawa noon. Pagkatapos ng check-up sa amin ng baby ko ay umuwi na kagad kami kasi ang sabi ni tita ay baka nasa bahay na yung mag-aayos ng lababo. Nagulat kami nang makita namin na nakabukas ang main door at nang pumasok kami ay may lalaki na nasa kusina at ginagawa na yung lababo. Paano ka nakapasok dito? Hindi ka dapat pumasok sa isang bahay nang walang permiso sa may-ari. Gulat na sabi ni tita sa lalaki. Hindi po ako pumasok dito nang hindi nagpapaalam, ma'am. May babae pong nagpapasok sa akin. Nasa labas po ako kanina tapos may babaeng nagbukas ng pinto at kinawayan ako kaya pumasok na po ako. Nakita ko nga po siyang umakyat sa itaas. Kaya ginawa ko na itong lababo ninyo
sagot pa ng lalaki. Nagkatinginan kami ng tita ko at ni Kuya Tom. Alam ko na iisa ang nasa isipan naming tatlo. Pinadescribe ni tita sa lalaki ang itsura ng babaeng sinasabi niyang nagpapasok sa kanya. Kinilabutan ako nang tumugma sa itsura ni Kylie ang sinabing description ng lalaki, Papa Dudut. Pasensya ka na ha, pero anak ko ang babaeng sinasabi mong nagpapasok sa iyo, ang sabi ni Tita Ana. Ganun po ba? Hindi naman po ako papasok dito sa bahay ninyo nang walang nagpapapasok sa akin, turan pa ng lalaki. Matagal nang patay ang anak kong yun, halos mag-iisang taon na, deklara pa ni Tita. Ma'am naman, huwag naman po kayong manakot, pinagpapawisan na sabi ng lalaki. Hindi ako nananakot sa iyo, totoo ang sinasabi ko. Kaya nga kami nagtataka kung paano ka nakapasok dito sa bahay kasi walang tao dito, ang sabi pa ni Tita Ana. Tinapos naman ng lalaki ang trabaho niya at naalis na niya ang bara ng lababo, pero halata sa kanya ang sobrang takot. Hindi na nga niya kinain ang inihandang merienda ni Tita. Busog pa raw siya. Pagkakuha niya ng bayad ay nagmadali na siyang umalis. Hindi kami makapaniwala ng lahat sa mga nangyari, Papa Dudut. Akala kasi namin ay sa amin lamang magpapakita si Kylie, pero pwede rin pala sa mga taong walang koneksyon dito. Bukod pa roon ay may isang kapitbahay si Tita Ana na nagsabi na nakita niya si Kylie na nakadungaw sa may bintana sa itaas. Natakot nga raw ito kasi alam nitong patay na si Kylie. Tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin ang paminsan-minsan na pagpaparamdam ni Kylie sa amin hanggang sa nasanay na kami na ganoon, Papa Dudut. Na-realize namin na wala kaming dapat na ikatakot sa kanya. Sa araw ng binyag at birthday ng baby ko ay hindi ko inaasahan na darating ang buong pamilya ko. Nagsorry si na mama at papa sa akin at nadala lamang daw sila ng galit nila noong malaman nila na nabuntis ako at tinakbuhan ng nakabuntis sa akin. Inamin din ni Tita Ana sa mga magulang ko na nanggaling ang perang akala ko ay galing sa kanya kapag nagpapa-check up ako. Kinamama rin galing yung perang pinangbabayad sa ospital ng mga anak ko. Unang araw pa lamang pala na nakatira ko kina Tita Ana ay sinabi na ni Tita na nandun ako. Kaya kahit papaano ay hindi na nag-alala sina Mama at Papa sa akin. At alam nila na hindi ako pababayaan ni Tita Ana. Nakakatuwa lang isipin na sa mismong araw na yon ay nagkaayos na kami ng mga magulang ko, Papa Dudut. Kaya hindi ko makakalimutan ang unang araw ng binyag at first birthday ng baby ko. Bumalik na rin ako sa bahay namin at nagtrabaho na ulit ako. Hindi na ako umasa na babalikan pa ako ng nakabuntis sa akin. Kasi yung pag-iwan pa lamang niya sa akin ay malaking sign na hindi niya deserve ang maging parte ng buhay namin ng mag-ina ko. Ayon kay Tita Ana, hanggang ngayon ay nagpaparamdam pa rin si Kylie sa bahay nila. Tanggap ko nang wala na si Kylie, pero until now ay hindi pa rin nawawala ang paninisik ko sa aking sarili kung bakit pinili niyang kitlin ang sarili niyang buhay. Hindi pa rin mawala sa isipan ko na malaki sana ang magagawa ko para mapigilan ang pangyayaring yun kung naging malakas lang sana ang pakiramdam ko na merong pinagdadaanan ng pinsan ko. Nakukonsensya pa rin ako, Papa Dudut. Pero kung nasaan man ngayon si Kylie, sana'y masaya na siya. Sana'y wala na siyang masakit na nararamdaman. Hindi man siya nagpaparamdam sa akin simula nang umalis na ako kina Tita Ana ay alam kong nandyan lamang siya sa tabi ko. O baka nasa tabi mo. Kung minsan ay nakikita niya ang mga nangyayari sa buhay ko. Maraming salamat po sa pagbabasa ng sulat ko, Papa Dudut. Isang malaking bagay ito para sa akin na mailabas ang aking nararamdaman dahil sa ngayon ay wala akong mapaglabasan ito. Lubos na nagmamahal, Melanie. Hindi biro ang depresyon. Maraming tao ang dumaraan dito at mas pinipili na suluhin ang kanilang problema at kalagayan. Importante na maging aware tayo sa mga mahal natin sa buhay at ugaliin po natin silang kumustahin. At kausapin dahil kung minsan ay kailangan nila ng isang tao na makikinig sa kanila. At kung sakali na isa ka sa tao na nawala ng mahal sa buhay dahil sa sumuko na siyang mabuhay ay huwag mong sisihin ang iyong sarili. Hindi makakatulong sa iyo ang paninisi sa sarili
o sa ibang tao para mabawasan ang sakit na iyong nararamdaman. Bagkos ay maging aral sa iyo ang nangyari at mag-isip ka ng mga paraan upang hindi na maulit ang ganong pangyayari. Kung nakakaranas ka ng depresyon ay lumapit ka at makipag-usap sa mga taong alam mong makakaintindi at makikinig sa iyo nang walang panghuhusga. Huwag mong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, mahiwaga, mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.